Ginawa ng Panginoon ang langit. Ikalima ng Enero. Sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang gumawa ng mga langit. Unang Kronika Kapitulo 16 Versikulo 26. Ang araw na sumisikat sa langit ay isang kinatawan niya na siyang buhay at liwanag ng lahat ng kanyang ginawa. Ang lahat ng ningning at kagandahan na nagpapalamuti sa lupa at nagbibigay liwanag sa langit ay nagsasalita tungkol sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay nagsasabi tungkol sa kanyang magiliw, makaamang pangangalaga, at sa kanyang pagnanais na pasayahin ang kanyang mga anak. Ang makapangyarihang kapangyarihan na kumikilos sa buong kalikasan at nagpapanatili sa lahat ng bagay ay hindi, gaya ng kinakatawa ng ilang mga tao ng agham, isang prinsipyo lamang, isang kumikilos na enerhiya. Ang Diyos ay isang espiritu, ngunit siya ay isang personal na nilalang, sapagkat sa gayon ay ipinahayag niya ang kanyang sarili. Ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buhay, at walang hanggang hari. Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa, maging sila ay mamamatay mula sa lupa, at mula sa ilalim ng mga langit na ito. Ang gawa ng Diyos sa kalikasan ay hindi Diyos mismo sa kalikasan. Ang mga bagay ng kalikasan ay isang pagpapahayag ng katangian at kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi natin dapat ituring ang kalikasan bilang Diyos. Ang artistikong kasanayan ng mga tao ay nagbubunga ng napakagandang pagkakagawa, mga bagay na nakalulugod sa mata, at ang mga bagay na ito ay nagpapakita sa atin ng isang bagay tungkol sa pag-iisip ng taga-disenyo, ngunit ang bagay na ginawa ay hindi ang gumawa. Hindi ang gawain, kundi ang manggagawa ang binibilang na karapat-dapat parangalan. Kaya't habang ang kalikasan ay isang pagpapahayag ng pag-iisip ng Diyos, hindi kalikasan, ngunit ang Diyos ng kalikasan ang dapat dakilain. Sa paglikha ng lupa, ang Diyos ay walang utang na loob sa dati ng bagay. Lahat ng bagay, material o espiritual, ay tumayo sa harap ng Panginoong Jehovah sa kanyang tinig, at nilikha para sa kanyang sariling layunin.